Magandang araw mga kasamang hunter, mga tropa. Gaya ng dati, kung bago pa lang tayo sa channel, subscribe po tayo, i-share, tapos nag-like. Yun lang po gagawin natin para sa mga video natin. So, kagaya ng nakaraan po, eto na yung mga pyesa na kinalas natin. So, kinalas muna natin siya and then nilinisan natin yung mga parts. So, ngayon na nalinis na natin siya lahat, mga internal parts, pati yung mga kalakalawang niya na pintura, tuklap-tuklap niya na pintura dati, tapos mga kalakalawang, tinanggal na rin natin. So, nilihan na natin siya. So, ngayon, actually, primer paint pa lang itong ginamit ko. Hindi ko kasi alam kung anong kulay ang gusto niyang ilagay rito ng tropa natin. Kaya, primer lang muna. Lahat sila naka-primer gray. Makikita niyo po. Napakakinis na niya. Wala na yung burog-burog na kalakalawang, tuklap-tuklap na pintura. Lahat po, malinis na siya. Ayan. Kitang-kita niya po ang pagbabago. Ngayon, pati yung eto yung pinalitan natin ng kopa na sa firing pin niya, sa may discharge bulb. So, mga tropa, eto yung mga bagong o-ring natin na gagamitin. Kanya. Palit tayo lahat ng o-ring. Okay. Simula na natin. Simula tayo dito sa discharge bulb. Lagyan natin siya ng o-ring. Meron tayo dito ang o-ring grease na ginagamit. Especially for o-ring talaga siya. Lagyan muna natin siya ng konti para iwas gasgas yung o-ring natin. Okay. Ito yung bagong o-ring. Ayan. Assemble muna natin yung ano niya, discharge bulb. Tapos natin mailagay ang pati itong pinaka shaft ng firing pin, ilagay na rin natin ang pampadulas. Para may anti ano rin siya, anti corrosion. Saka natin siya. Ayan, swabing swabe. And spring. Para sigurado tayo na madulas siya pumasok, shoot natin na maganda, lagyan din natin ito, yung pinaka tubo natin, pinaka tangke niya, nadadaanan nung ito, itong intake valve natin. Ayan, sakto lang siya, tulak natin dahan-dahan. Konting align lang, yun. Okay. Lagay natin tong lock sa ilalim para hindi na siya gumalaw. Ayan, nailagay na natin siya. So, pwede na natin tong higpitan para lumapat ang gusto yung o-ring sa yung o-ring. Tamang higpit lang, huwag naman paka higpit. Baka pag kinalag natin, hindi na natin siya matanggal. Yan. Sunod na natin itong hammer. Tamang ano lang, tamang lubricant lang para medyo dudulas lang siya. Madulas na siya. Kasi bago natin ilagay yung intake valve niya,
make sure na nakalagay na muna itong ano barrel holder niya. Ayan. Ayan dito naman sa ano intake valve. Unahin natin itong maliit. Dapat naglalaro siya para pag tulak ng hangin ay madali siyang bumukas. Ibig sabihin walang hindi siya pwede, hindi siya maglalak. And spring. Ganyan lang siya. Nalagay na natin yung maliit na barbula niya sa intake. Ayan, sunod naman natin yung o-ring. Gaya ng dati. Lagyan ulit natin ng ano, o-ring grease. Na siya. Yan, dapat. Tapos itong na lock nitong intake valve, hindi siya kailangan gamitan ng ano ng vice grip, katala, pliers, o ano. Mas maganda to, hand tight lang siya. So, ayan, naka-align na siya sa ilalim. Sunod natin kakabit yung housing nung anong bolt. Natin kakalimutan ikabit itong transport tube. Napaka-importante nito mga tropa. Para solid ang tapo nung hangin niya magmula sa tangke palapapatulak papunta ng barrel. Ayan. O-ring na nawawala niya dati noong nakaraan. Sunod natin yung spring na. Lagyan na natin yung spring. Ayan. Tapos, trigger housing.
Assemblein natin yung kanyang trigger mechanism. Madulas na siya. Hindi kagaya dati. Halos ayaw gumalaw. Ngayon, kargahan natin siya ng hangin para makita natin kung may sisingaw. So, may load na siya. Ngayon, ibababble na natin siya. Bababble test natin siya. Lalagyan natin ng bula para malaman natin kung may singaw ba yung ginawa natin. Okay mga tropa, ngayon ibababble test natin siya. Tignan natin kung may singaw. Okay. So wala akong nakikita kahit na maliit na bula. Ibig sabihin, okay siya. Doon naman tayo sa may firing pin niya, sa may discharge. Malakas. Nabingi ako. Okay, ngayon ready na natin itong ikabit doon sa ano, sa kanyang bahay. Pero ikabit muna natin yung barrel. Gradong matutuwa yung tropa natin ito. Dahil primer pa lang. Mukhang bago na. Parang pang ano na siya dati, parang pang junk shop na. Ayan. Okay, try natin siya iputok ng ano, walang bala na nakakabit yung kanyang barrel. Lakas. Okay. Ayan, kabit na natin siya doon sa kanyang kanyang bat. Ito, hindi ko na inayos kasi sabi niya, siya na raw ang ano nito. Siya na ang gagawa.
Ayan na siya, mga tropa. Ito na yung pinaghirapan natin, nilinisan na gamit ng tropa. So, siguradong matutuwa siya nito pag nakita niya kung gaano kaganda ngayon itong gamit niya. Kaya dati halos ay gumalaw pati yung trigger niya. So ngayon lahat, pati itong lock niya, safety, napagana rin natin. Okay na siya. Ayan. Okay, sana mga tropa, nagustuhan nyo itong video natin. Sana may makatulong din sa mga tropa natin na mga nag-airgun, no, nag-hunting, mga hunter na tropa. Sana makatulong sa inyo na kahit paano itong video natin. Okay, maraming salamat po. Hanggang sa susunod po ulit. Ingat po tayo palagi saan man tayo naroon. Salamat po.